guys, eto na po yung resulta. Si Mami Visa naman po ay kinakabahan. Ano ang feel mo na ngayon? Wala, ano, konting hilo lang. Nagpa-check up po kami doon sa doc po namin sa Divisoria. Kami po ni Mami Misa. May pagka-uwi namin, biglang sumasakit yung tiyan ko. Tapos, ngayon naman guys, si Ate Alexa naman po yung sumasakit-sakit daw po yung tiyan niya. Nilalagnat siya rin. Sabi niya po, gusto niya daw po mag-CR. Tapos nung sumiyar daw po siya, pagka-tayo niya daw po sa may bowel, ano daw, parang ang daming dugo guys. So nagulat po siya, tapos tinawag niya po si mama. Sabi niya po, ano ma, tingnan mo to, may dugo. Tapos ang sabi naman po ni mama, baka ano mo yan, naregla mo lang. So eto po yung picture noon. Ewan ko kung papakita ni tatay, hatred. So yun nga po, after po nung nagpupo nga po siya ng dugo, nung pinakain po namin siya nung gabi na nga po yun, next naman po na nag-CR siya, wala naman po dugo. Pero kulay green. Ito po si Ate Alexa ngayon. Ano? Ano naman yung film mo? Wala, gutom. Mahina pa. So guys, ito po yung mga papakainan namin po sa kanya para po mapupo ulit po siya. Kapag nag-CR po siya guys, ipapatest po namin yon sa laboratory, di ba? Titingnan po natin kung meron po ba talaga siyang something. So ito po yung mga pagkain niya. Puro mga malalambot na. May sky flakes. Meron siyang papaya. Meron siyang water. Meron siyang luga. Sino nagluto niyan? Papakain nga po muna namin siya ng mga pagkain dyan. Para pag nag-CR po siya, dadalhin po namin sa laboratory. Titingnan po namin yung resulta kung bakit po siya nagkakaganyan. Pakain nga natin siya. Excited na po siya sa lugaw. So guys, papakain muna po namin siya para pag nagpupo po siya, dadalhin na po namin yung pupo niya sa may laboratory at titignan po ng mga doktora doon. Pero we wish ko na sana okay lang yung ano niya, pupo niya. No? So guys, ito na yung lagayan ng pupo ni Alexa. Diyan mo lalagay yung pupo mo. Konti lang ah, sample lang, hindi yung sobrang dami pupo. Pag na-CR ka na, kailangan dalhin mo na kaagad ron sa laboratory. So guys, ito na yung dumi ni Alexa. Papacheck na natin sa laboratory. So guys, andito na tayo sa laboratory. Padalhin natin yung pupo ni Alexa. 1 hour later. So guys, ito na po yung resulta ng pupo ni Ate Alexa. Wala naman pong parasite yung pupo niya po. Ibig sabihin po na parasite, ano, mga uod-uod po. So wala pong uod yung tiyan niya. Dumudugo pa rin po yung pupo niya nga po. Si Mami Visa naman po ay kinakabahan. Wala po kasi dito yung doc po namin. Kaya sa ibang doc na lang po namin papatingin siya. Tinignan po natin kung ano po niya sabihin ng doktor kay Ate Alexa kung may re-reseta ba. Ano ang feel mo na ngayon? Wala, ano, konting hilo lang. So, kita-kita na lang po tayo dun sa may ospital. Bye! 20 minutes later. Kakabila pa tayo para hindi tayo maglakad. Makakatakot. Oh, sakay na, baby! Tatay mo naiwan. Ayan, takot na po si Ate Alexa. Takot na takot ka siya. So guys, naka-face mask po kami ngayon. And naka-face mask po kasi kami. Kasi po, mamaya po may hawa po. Tatakot ka? Hawa ka lang naman nung dyan. Ewan ko. Twenty minutes later. Mag-aati kami ng shuttle pa akyat doon, tapos mag-elevator kami. Tapos, pupunta kami sa 6th floor. Yun, pupunta ngayon tayo sa doktor na pambata daw. Kasi yung doktor ni mama, hindi daw nagdalawit ng bata. Yan ma, sabi mo. Bilang mo kami doon sa ano, doktor mo. Oo nga eh. Ay,
Nahilo ka? Ah, okay. One hour later. So guys, pinapacheck po yung pupo niya. Pati yung dugo, di ba ma? Yung pati yung dugo. So, magamas mo na po ako guys kasi mamaya mahawa ako. Yan. Ewan ko kung naririnig niyo ako guys. Sana naririnig niyo ako. Dito kami guys sa laboratory. Ayan. Laboratory. Saan Alexa? MT. MF mo. CR ka na. 20 minutes later. Ganun yung ganun mo. Kasi mabura pa dun, no? Ganun, no? Mamaya mawala na ako yung dugo. Sakit. Hindi naman masakit eh. Kanina nung pinagira. Parang kinagat lang ng langgam. Diba? So yan nga po guys. Sinakantay pa po namin yung resulta ng dugo ko. Saka yung pupo. Ayan. Saka yung pupo po. Pupo po. Ayan. Pina-follow up po ni Mami Misa at ongoing pa daw po. Drink your water, girl. Ayan. Bumili po si Mama Misa sa Red Ribbon na chiffon cake size. Chiffon. Ano ma? Chiffon. Tapos bumili kami ng 2 bags. Stay hydrated. Tapos po, meron kami dito antibacterial wipes. Pag nag-test ng ihi or nagpupukahan yung no, Rhea. Oh, dumating na po yung resulta. Hindi pa po namin nagbabasa. Hindi pa po namin nalalaman kung ano po yung lumabas. Nakabahan ako. Matanas, 393. Mataas, oh. Mataas niya. Eto, sabi? Honor 179 to 408. Kailangan papaulit mo yan bukas. Ito okay, pinapaulit minsan yan. Hindi, ipunta tayo sa ER. Pabasa mo rin, para sure. Na? The next day. So guys, nandito na kami sa Manila Medical Center. Hi guys! So ngayon, nandito po kami sa Manila Medical Center. Kasama ko si Mama Misa. Andito naman po kami sa ibang ospital. Second day na po namin ngayon ng papacheck up kay Alexa. Ni-refer kami sa pediagastro para tingnan kung ano yung dahilan ng pagdudugo ng pet ni Alexa. Kung tayo yung second floor, hindi dito. Ay, ito! Ayan. So saan nga napunta? Sobrang layo. Oo nga guys. Umalis kami ng 1. Tapos dumating kami ng 360. Si Alex, ayaw ko magpa-check up niya. Pero sorry po sa kanya, magde-date kami. Biglang gusto na niya magpa-check up. Second floor. Nahanap na po namin yung room ng doktor. Hinihingal ako guys. So yun nga guys. Magkasuwat yung pet ni Alexa. Titingnan kung bakit nagdodobo. Sumasakit guys yung chan ko. Mas sumasakit ulit yung chan ko. Tapos medyo nahihingal. Ma! Naiihi ako. Kinakabahan ako. So, ayan guys. Nandito na po kami sa room 2, 3, 4. Ayan. Nasa loob po si Mama. Fill up muna. Tura malalags. Ah, hindi na dito. Sa taas. Sabi ko yung sa taas kasi ng pusod eh. Hindi ba yun? Baba yung pante. Anak, huwag mo na pahantayin si doktora. Baba daw yung pante. Examine niyo yung puwet. Ay. 5 minutes later. Alexa, masakit yung sundot sa puwet? Sakit. Hindi kaya. Ipapacheck kay Alex sa ulit ultrasound ng whole abdomen tsaka stool culture ulit yung kasi normal na sa stool culture tsaka whole abdomen ultrasound no? Ako sabi ni Alex sa kanina dun sa information sa hospital saan po yung kainan dito? Sabi naman ng babae doon po sa ano sa basement.